nawalan ako ng 500,000 sa BPI ko. Then nagulat ako guys, bigla may nag-notify na BPI. Na-try kong i-access yung aking online banking. Eto na siya, account disabled. Napakarami niyang transaction as in 50K, 50K, 50K hanggang makaabot ng 500. Grabe! Nawalan ng 500,000 pesos si Rosmar through sa kanyang BPI online account. Kaya babala sa inyong lahat na mag-ingat sa mga online transactions nyo at always monitor your online accounts, lalo na sa BPI. Kaya pakinggan natin ang sinabi ni Rosmar. Disclaimer, hindi ko po intention na magkaroon ng discredit sa na-mention na bangko, pero this is for awareness para at least ma-prevent natin yung ganitong hacking incidents in the future by means of monitoring our transaction and i-change constantly ang username and password. Tapos, syempre, please add me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po, guys. Kaya thank you so much for following me sa Instagram. So, ayan guys, nawalan ako ng 500,000 sa BPI ko. So, ganito yung nangyari. Meron akong online banking ng BPI, checking account ko yun, pero wala akong ATM card. Never kong nakuha ang ATM card ko ng BPI. Then nagulat ako guys, bigla may nag-notify na BPI, device registration successful, you may now log in to the BPI mobile app using your Flare S7 device. So basically guys, is Cherry Mobile siguro yung phone, which is naka-iPhone 15 Pro Max ako, tapos parang napalitan yung naka-login device sa aking online banking ng Cherry Mobile. So at first, akala ko may nag-send lang sa akin ng pera, kaya hindi ko napansin yung notification na yun. Pero nung tinatry kong i-access yung aking online banking, eto na siya, account disabled. You have exceeded the maximum number of invalid attempts daw. So, BPI ko kasi guys, is naka-face detection lang ako, face login. So, hindi ko na kailangan mag-type-type, ganun. Hindi ko na ma-open yung aking BPI account, yung online bank. Kaya ang ginawa ko, nung nakita ko na na-login siya sa Flare S7, tumawag na agad ako sa BPI para i-hold, i-lock na yung mga account ko, i-block na lahat. At dun ko na-confirm guys na nawala na ako ng 500,000. So nabawasan na yung account ko ng 500,000. So kung makikita niyo, tinransfer niya, East West Rural Bank, 50,000. Ayan, napakarami niyang transaction as in 50K hanggang makaabot ng 500,000. And as you can see guys, yung limit ko na 20,000, ginawa niyang 500,000 sa pagta-transfer. Kaya siya nakapag-transfer ng 500,000 sa isang iglap lang. 6 PM niya ginawa ngayon. Ayan, November 20, 2023, 6 PM niya ginawa. As in, yung 20K na limit ko, ginawa niyang 500K. Pero dahil nga kung tutusin, engot pa rin siya dahil tinransfer niya yung sa East West Bank or Rural Bank. So kagaya yan ng mga bank like BPI, mga ganyan. So basically may mga information siya doon. May ID siya na pre-present doon para magkaroon siya ng bangko. May mga picture siya doon and so on. So ngayon, nakikipag-coordinate ako sa attorney ko, sa BPI San Pablo, sa aking branch of account, ayan. At sa media, ayan. Pati sa GMA, marami na po akong kausap, marami na lumapit para sa interview about dyan sa nangyari. At naka-coordinate na rin po ako sa kakilala namin sa NBI. So ayan guys, alam mo para sa akin medyo maliit lang yung 500,000. Pero syempre nalulungkot ako dahil talagang wala akong kinalaman. Never ako nag-click ng link, never ako nagbigay ng OTP kung kanino dahil di naman ako engot. At ngayon mag-harp ako ng attorney, magkano na naman yung babayad acceptance fee. Pero wala, okay lang yan. Gagawin ko yun para madala ka kasi mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo na ganun. And eto pa guys, tumawag ako sa BPI hotline. Ang sabi nila sa akin, nilock na raw nila yung ATM card ko. Which is wala akong ATM card dahil nga checking account lang po ako. Tapos nag-online banking lang ako. Ginagamit ko yung BPI. Online banking, check-check lang, ganyan. Wala po akong ATM na mismong physical, yung parang hinahawakan mismo. And ngayon, sabi sa akin nung sa hotline, mapapalitan lang daw yung cellphone number na nakalink sa aking online banking kung i-insert daw yung mismong ATM card sa ATM machine, tapos pinalitan yung aking number.
So basically, wala nga akong ATM card. Never kong nakuha sa BPI San Pablo. So wala po akong hawak na ATM card ko. Ngayon, tumawag ako sa BPI San Pablo ngayong gabi sa contact ko doon. And sinabi ko nga yung incident yung nangyari. Ang sabi nila sa akin, hindi daw sure kung mababalik sa akin yung pera. Pero mag-i-investigate daw sila. And ayun, tinanong ko sila. Sa totoo lang, medyo nagdududa ako. Akala ko, inisip ko, sabi ko, Ma'am, baka po pinaship niyo yung card ko. Baka mamaya, dahil nakita na Rose Maritan yung pangalan, eh baka yung rider Camo naging interesado at hindi sa akin diniliver. So, di ba alam niya naman guys na sa mga cards, pagka bago, may mga pin doon. So, kahit sino kung bubuksan mo yun, makikita mo yung pin, activation, ganyan, insert mo sa ATM machine. Pero sabi sa akin ng BPI San Pablo, wala daw silang siniship na mga cards dahil for pick-up lang daw sa kanilang branch. And doon, naisip ko, sabi ko, paano nga mangyayari yun? Eh, hindi ko po na-pick-up yung card ko ever. So, hindi ako, never ko nahawakan yung BPI card ko. And sabi sa akin ng BPI hotline is the only way to change your cellphone number linked to that account, online banking, ganyan, eh, ang ATM card nga daw. So doon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero kayo, ano sa tingin nyo? So ayan, nakakalungkot lang. Kasi sa akin, alam nyo naman kasi as CEO ng Rosmar Brand. So hindi na sa akin masyadong mabigat yung 500,000. Medyo naging thankful pa nga ako eh, kasi hindi sinimot yung laman. Medyo naging thankful pa ako kasi hindi niya tinransfer BPI to BPI. Kasi biggest transfer ko dati is kahit na 40M is kaya. So, di ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero syempre, mabigat din sa akin yun. Malungkot din ako. Pero ang iniisip ko guys is what if sa inyo nangyari? What if sa katamtaman lang? Kumbaga parang, alam niyo yung pinaghirapan na pera. For example, ikaw as simpleng mamamayang Pilipino na meron kang ipon na 500,000 na sa isang iglap na wala. Yun na lang yung savings mo. Yun na lang yung ipon mo. So ayun, nakakatakot lang. Kaya bukas pupunta ako sa BPI dito sa Tagaytay. Kasi medyo malayo yung branch of account ko sa BPI San Pablo. Pupunta ako ng BPI Tagaytay para withdrawin na lahat ng laman nun. Pinahold ko na siya ngayon and so on para wala na madagdag na transaction dun sa 500,000. Tapos, withdrawin ko na lahat. Ililipat ko na sa BDO ko. So ayun, nakaka-stress lang. Alam mo yun, buntis pa naman. So hindi ko na dapat ipopost. Pero syempre for awareness. Kasi nakakatakot. Paano kung sa inyo mangyari? Paano kung pinaghirapan nyo yung pera? Dugot pawis. Tapos ganyan lang yung mangyayari sa inyo. Diyos ko po. Akala ko secured yung pera ko. Kasi sa BDO kasi is maximum 1M per day ang kaya lang i-transfer sa BPI kahit magkano as in ba sa BPI to BPI. Kaya naging madali para sa akin. Kumbaga parang madali para sa akin na gamitin ang BPI. Parang mas ano siya, mas comfy siya ganun. Pero grabe, hindi ko in-expect na ganito yung mangyayari. Hindi ko in-expect na hindi pala secured yung pera ko. Ayan, so sana mabalik, sana may pangtulong ko na lang sa mga tao. Ayan, sana may pantulong ko na lang sa tao yung mga 500,000 kaysa naman napunta lang sa isang tao na manloloko. Ayun. So sana share this video please, paki-copy link, paki-tag ang BPI. And ayan, bilang tulong sa gagawin niyo sa akin, mamimigay ako ng ayuda. Mamimigay ako ng tigda 10,000 para lang marinig nila ang aking boses, para lang gawa nila ng paraan. Papamigay ko talaga yan sa inyo yung nawala sa akin, kung mababawi ko yan. Thank you so much po. Sobrang nakakatakot talaga, no? Lalong-lalo na kapag yung pinaghirapan mong pera na wala kang extra, na kapag mawawala, may hirapan kang bumangon ulit. And yun nga ang masaklap, hindi assurance na maibabalik yung pera mo, katulad ng sinabi ni Rosmar, in any case na mahack. So mag-aantay ka pa ng months. Lalo na kapag medyo malaki yung nawalang pera. So, ang saklap talaga. Kaya, ito na, yung mga possible lessons na talagang gawin natin is always check yung ating online banking. Kasi dito, malalaman na, mafa-familiarize tayo kung ano man yung mga past transactions natin. Pangalawa, always change your username and password para kapag laging updated yung mga accounts mo, may hirapan i-decode yung mga
sensitive information mo. Tapos, wag mong i-share, wag mong pinapakita yung mga bank details mo, wag mong sabihin kung saan ka nagbabangko para hindi nila malaman or hindi sila magkaroon ng idea kung paano kanila i-gagantuhin, no? And, syempre, kailangan magtanong-tanong ka din sa mga friends mo kung ano yung ginawa nila kapag naka-experience din sila ng similar situation katulad ni Rosmar. Kasi knowledge is power talaga. Siguro naman, for as long as secured yung ka-online transactionan mo, is okay, pero dapat pa rin na i-check mo mabuti kung ano yung mga transactions mo online, huwag mong i-expose para hindi ka vulnerable sa mga ganitong cybercrime. Ay, nakakalungkot talaga. So, sana may natutunan kayo dito sa video. And it's not a pageant-related topic, but relatable siya sa tunay na buhay. And sana nakarelate din kayo. Okay, so thank you and have a nice day.